po mga kagala, tara na at gumala kasama si Kristo. Ako po si Sister Leona Rosales aka Galangguro at ito ang Spit Talk, Spiritual Talk. Ngayon po napagdesisyonan ko, yes, napagdesisyonan ko po. Hindi, with the advice of other priests po, ang tatalakayin po natin sa mga video muna natin ay ang mga basic catechism. Mga katanungan na madalas pong nai-encounter natin, lalo na kapag meron po tayo mga kapatid sa ibang pananampalataya. So, yun po muna ang ating tatalakayin ngayon. Abangan nyo po ha ang iba nating video na tatalakay sa mga basic catechism or basic teaching po ng ating simbahang Katolika. So, umpisa na natin ang ating first basic catechism. Eto na! Nilabag nga ba nating mga Katoliko ang kautusan sa Exodo chapter 20 verse 3 to 5 na kung saan ang ating mga larawan at atributo na meron tayo ay naging Diyos o sinasamba natin? Kanila, ayon sa mga kapatid nating sa ibang pananampalataya, nilabag natin ang utos na ito dahil sa mga imahe at atributo na meron tayong mga Katoliko. Well, napakaliwanag na ang ipinagbabawal ng Diyos sa Exodo chapter 20 verse 3 to 5 ay idol at hindi image. Ang mga imahe at atributo na meron ang mga Katoliko ay hindi kailanman iniutos na sambahin. Makikita natin ang kaibahan ng dalawang salita, ang idol at ang image. Ang idol po, an image or object worship as a god. While ang image naman po is the visual impression of something to reflect or to imagine. Sa verse chapter 3 ng Exodo chapter 20 verse 3 ay mababasa natin yung Hebrew word na Elohim Akirim. Yung Hebrew word na Elohim ay ginagamit sa Diyos at ginagamit din po sa mga hindi tunay na Diyos. Ating malalaman dito na ang tinutukoy sa Exodo chapter 20 verse 3 ay hindi tunay na Diyos. Dahil po sa salita o sa Hebrew word na Akirim. Ang ibig sabihin po ng salitang ito is other god or ibang mga Diyos. Kaya sa talata pa lamang na ito ay malinaw na ang ipinagbabawal o tinutukoy po ay bawal talaga at masama ang gumawa o sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa verse chapter 4, maliwanag na ang sinasabi dito at ginamit na Hebrew word po ay pisel, na ang ibig sabihin ay idol. Yung word na ginagamit naman po para sa image ay chilem. Ang pisel ay idol, ang chilem ay image. Ang idol po ulitin natin ay mga bagay to worship po or sambahin. At ang ipinagbabawal po sa verse chapter 4 ay pisel, which is idol. Magkaiba po ang worship at veneration. Pag sinabi po nating worship ang bagay na yun o yung tao na yun ay sinasamba natin. While ang veneration po ay nag-express po tayo ng respeto. Hindi ko kontrahin ng Diyos ang kanyang inuutos dahil hindi kinalaban kailanman ng Diyos ang pagkakaroon ng mga imahe. Dahil siya mismo ay nag-utos na gumawa ng imahe. Sa Exodus chapter 25 verse 18 to 20, iniutos po ng Diyos na gumawa ng kaban ng tipan. At ano ang meron sa kaban ng tipan? Meron po yung ribulto ng cherubin o anghel. Ribulto po ng anghel. So kung bawal po talaga ang gumawa ng imahe o ng ribulto, hindi sana po ay hindi na nag-utos ang Diyos na gumawa ng ribulto ng cherubin sa Exodo chapter 25 verse 18 to 20. Ngunit malino po na ang kinakalaban lamang ng Diyos ay kung sinasamba o itinuring na Diyos ang mga larawan at mga ribulto tulad ng pinabanggit sa Exodus chapter 20 verse 4.
My dear brothers and sisters in Christ, masama ang idolatry, pero hindi masama ang pagkakaroon ng mga larawan at atributo na hindi ginagawang Diyos. Ang tanong naman po, magkakasala ka ba o tayo kapag gumawa tayo ng imahe at atributo? Kung ang sagot ng mga Protestante ay oo, lalabas na nagkasala din mismo ang Panginoon dahil ulitin natin, siya mismo ay nag-utos na gumawa ng mga larawan at atributo. Basahin natin ang unang Hari chapter 6 verse 23, sa loob ng kabanal-banalan, nagpalagay siya ng dalawang kirubin, imahing nililok sa kahoy na ulibo, 4.5 metro ang taas ng bawat isa. Bersikulong pong ito, hindi ba nilabag din sana ng Diyos ang kanyang sariling utos sa Exodo chapter 20 verse 4 kung larawan o rebulto nga ang ipinagbabawal? Dahil kung titingnan natin ang nakasulat sa talatang ito ay ganito, huwag kang gagawa ng imahe o anumang nilalang na nasa langit. Pero kung hindi lang natin puputulin ang talata sa Exodo 20, ay makikita natin kung ano ba talaga ang ipinagbabawal ng Diyos. Ito po ang kanyang dugtong. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Abangan mga kagala ang part 2 ng ating video sa ating paksang, sinasamba nga ba nating mga Katoliko ang mga larawan na tributo? Abangan yan sa ating susunod na video mga kagala natin. Again, this is Sister Leona Rosales aka Galangguro at ito ang Spirit Talk o Spiritual Talk.